Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 24, 2023. Patuloy pa rin pong umiiral sa ating bansa ang shear line at ang northeast monsoon. Yung shear line nga natin, umakyat po yan hanggang dito na sa may parte ng central Luzon. At asahan nga po natin na yung shear line at saka easterlies, no? Yung easterlies o yung mainit na hangin nang gagaling sa dagat Pasipiko. Ito nga po yung makakapekto sa parte ng Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Aklan, Capiz, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigawa del Norte, Surigawa del Sur, at Davao Oriental. Yung amihan naman ay maapektuhan naman po niyan yung Cordillera, Cagayan, including Babuyan Island, Isabela, Quirino, Ilocos Region, at Cagayan Valley. Sa may Metro Manila naman, asahan naman po natin yung easterlies o at saka yung localized thunderstorm na posible nga po yung magdala ng party cloudy sky and isolated rain shower. Ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, as of now, wala pa rin tayong minomonitor na posibleng maging bagyo. Pero may mga chance pa rin tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sa muling pagbugso ng amihan at magbabanggaan muli ang easterlies at amihan at magdudulot ito ng shear line na magpapaulan muli sa eastern section ng bansa. Sa ngayon nga po, asahan pa rin natin na makakaranas yung mga lugar nang merong easterlies o yung apektado na easterly na mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, mararanasan natin na yung maalinsangang panahon, pero asahan din natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako muna tayo sa may rain map animation kung saan nga makakaranas ng pag-ulan. Mamayang alas 10 ng umaga may mga posibilidad na pag-ulan dito sa parte ng Bicol Region, Polillo Island, dito nga po sa may eastern section ng northern Luzon. Dahil po ito sa shear line. May mga pag-ulan din po dito sa may eastern section ng Mindanao at ng Visayas. Bunsod naman po yan ng easterlies. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, may mga pag-ulan pa rin po tayo mararanasan dito nga sa may parte ng Bicol Region, sa may parte ng Polillo Island, Quirino, Quezon, Aurora, maging dito nga po sa halos sa kalahating bahagi ng Northern Luzon. May mga posibilidad na pag-ulan dito naman sa may Palawan. Ito naman yung extension ng kaulapan ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, may mga posibilidad pa rin ng pag-ulan bunsod po ng shear line dito nga sa may parte ng Central and Southern Luzon. Pero yung malaking bahagi ng ating bansa ay magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, mamaya, sunod-sunod pa rin po may mga posibilidad na pag-ulan sa may parte ng Bicol Region and Central Luzon, bunsod pa rin ng shear line. At makulimlim na kaulapan sa may Mindanao at dito nga po sa may parte ng Luzon, may makulimlim na kaulapan sa parte naman po ng Palawan, may mga posibilidad na pag-ulan. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast bukas November 25, asahan po natin na magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon, pero asahan natin may mga posibilidad na pag-ulan dito nga po sa eastern section ng Northern Luzon. By November 26, masihina pa yung northeast monsoon o yung amihan, kaya yung shear line ay posibleng umangat po yan hanggang sa parte ng extreme Northern Luzon. Bagamat magkakaroon ng mga posibilidad na isolated rain shower ang halos malaking bahagi ng bansa dahil sa easterlies, asahan natin na mainit at malinsangan ang panahon. Pagdating naman po ng November 27, dito nga po
magkakaroon ng possible low pressure area. Dito naman po yan, sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nakapaloob naman sa shear line na nandito po yan sa may parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng November 28, dahan-dahan nga pong lalakas muli yung amihan na magdudulot muli yan ng pag-ulan dahil nga sa shear line dito sa may parte ng Luzon, sa may Central Luzon, Bicol Region, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng November 29, mas malalakas na pag-ulan, posibleng asahan dahil po sa shear line at dito naman po sa Easterlies. Pagdating naman po ng November 30, kung mapapansin nyo, wala pa rin tayong posibleng bagyo na minomonitor pero magdudulot pa rin ng pag-ulan. Ito nga pong shear line at yung makakapal na kaulapan na daladala ng Easterlies. May mga posibilidad na malakas na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Zamboanga, dito po sa may northern Luzon at yung western section ng ating bansa may mga tsansa ng mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating ng December 1, no, pagpasok ng unang araw ng December, may mga posibilidad na malalakas na pag-ulan sa may Palawan at may mga isolated rain showers sa may parte ng Mindanao, Visayas at dito rin po sa eastern section ng Luzon. Dahil nga po yung shear line ay nasa parte po yan ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng December 2, no, possible po yung shear line natin ay andito po rin sa parte ng extreme northern Luzon. At magdudulot po ng pag-ulan, yung mga posibilidad na pag-ulan na yan ay bunsod po yan ng shear line. Rather ng Easterlies. No? Ito nga yung dahil nga nagkakaroon ng moist dito nga dahil sa sobrang init ng karagatan dahil sa Easterlies. Pagdating naman po ng December 3, tuloy-tuloy nga po magkakaroon ng mga posibilidad na pag-ulan dito naman sa may Visayas, Mindanao at dito pa rin nga po sa may parte ng Northern Luzon dahil sa shear line. Dito nga po may posibilidad na dahan-dahan lalakas muli yung amihan at may tsansa na bumaba pa muli yung shear line na posibleng magdulot ng pag-ulan. Again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Bagamat wala pa rin po tayong bagyong posibleng monitor, pero meron tayong mga posibleng pag-ulan na posibleng makapekto sa ating mga lugar. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.